Pangatlo pong gantimpala ng pagdakila kay Allah ng kataas-taasan at kagalang-galang ay ang Ghufranudhunub. Ghufranudhunub ang kapatawaran laban sa mga kasalanan. Sinabi ng Allah sa Surah Al-Mulk, verse 12, Innal ladhina yakhshawna rabbahum bilghaybi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sa katunayan, sabi ng Allah ay ang mga taong natatakot ang kanilang mga puso sa kanilang Rabb. Bilghaib, sa kaloob-looban nila. Sa kaloob-looban nila, saan ang kaloob-looban natin? Ang puso natin, mga kapatid. Kaya ang nagtatrabaho sa khashya na ito ay ang ating mga puso, tulad ng pinaliwanag natin kanina, na ang khashya ay ang takot na may kasabay na disiplina. Lahum maghfiratu ajrun kabir ay ipagkakaloob sa kanila ang kapatawaran at napakalaking gantimpala. So ito ay ginawa siya ng Allah na common noun. Hindi niya linagyan ng limitado. Bakit niya hindi linagyan ng limitasyon? Hindi po niya linagyan ng limitasyon dahil tumukoy ito na napakalaki. Hindi na mabilang. Pangalawa ay ang khashya ay wala rin siyang limitasyon. Kaya hindi linagyan ng limitasyon ang gantimpala, kasi kung gaano ka lakas, ang takot mo kay Allah, paggalang mo kay Allah sa kaloob-looban mo, ay ganin kalaki ang gantimpala mo. Yun ang kabilang sa mga sekreto sa verse na ito. Ang Allah ay lubos na maalam sa kalagayan ng ating mga puso. Ilan ba ang laman niyang pagdakila, paggalang sa Kanya? Ilan ba ang laman ng puso natin na takot kay Allah? Kaya yun din ang tatapatin na gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ginawa niya itong common noun, hindi niya linagyan. At saka hindi tayo pantay-pantay. Kung gaano tayo katakutin, gaano tayo nagdadakila kay Allah, ay ganyan kalaki ang ipagkakalob sa atin na magfira, kapatawaran, at saka gantimpala. Pang-apat po na gantimpala ng pagdakila at paggalang kay Allah ay dukhulul jannah, ang pagpasok sa paraiso. Sinabi niya sa banal na Quran sa Surah At-Tawbah, verse 72, وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Ipinangako ng Allah sa mga mananampalatayang mga kalalakihan at mga mananampalatayang mga kababaihan. Kadalasan na binabanggit ng Allah sa Quran ay ang mga kalalakihan lang. Pag binanggit niya ang mga lalaki at hindi niya binanggit ang mga babae, ay ibig sabihin noon ay kasabay na doon ang mga babae. Subalit sa verse na ito ay lahat niya binanggit, ang mga lalaki na mananampalataya at mga babaeng mananampalataya, para sigurado tayong mga babae na parehas din natin sila sa gantimpala. Ipinangako ng Allah sa mga lalaking mga mananampalataya sa Kanya, o di kaya naniniwala sa Kanya, at mga babaeng naniniwala sa Kanya, ang mga jannat, ang mga paraisong dumadaloy sa Kanyang mga kababaan, ang mga ilog na lagi sila doon. Lagi-lagi sila doon, forever sila doon. Wa masakin ang pahibatan, at ipagkakaloob sa kanila ang mga mabubuting lugar. Mabubuting lugar, ibig sabihin walang napapaloob na masama, walang napapaloob na sakit, walang napapaloob na ikakadisturbo ng mga taong naninirahan sa kanya. Fi jannati adan, saan yan? Saan po ang mga mabubuting lugar na yan? Fi jannati adan, napapaloob yan sa paraiso, mga paraisong adan. Napag-aralan natin kanina ang ibig sabihin ng jannato adan. Waridwanu minallahi akbar, ang katuwaan na galing kay Allah ay mas malaki. Ibig sabihin,
Maganda na ang mga paraiso na dumadaloy sa kanya ang mga ilog, dumadaloy sa kababa niya ang mga ilog na napapaloob sa paraisong Aden. Mga paraisong Aden ay subalit mas malaki ang katuwaan o kasiyahan ng Allah sa mga taong naninirahan doon. Tulad ng sabi natin kanina na mas malaki ang katuwaan ng Allah sa tao kaysa paraiso, ang mapunta ka sa paraiso. Dhalika huwal fawzul azim, yun ang malaking tagumpay. Yun ang malaking tagumpay. O di kaya dakilang tagumpay. So, pag napanalunan mo po ang paraiso na ito, ay ikaw ang tunay na nanalo. Ikaw ang tunay na nanalo. Higit ka pa sa sinumang nakikita mong powerful dito sa daigdig. Higit ka pa sa mga hari, higit ka pa sa mga mayayaman pag napunta ka sa lugar na ito. Kasi ang Allah ang nagsabi na ito ang tunay na dakilang tagumpay. Panglima na gantimpala ng pagdakila kay Allah ay al-fawzu bi'a'la darajat. Ang mapanalunan mo ang pinakamataas na antas. Mapapanalunan mo ang pinakamataas na antas. Tingnan niyo mga kapatid sa Islam. Pag napanalunan mo dito ang ano ba ang pinag-aagawan nila, mapapanalunan na pinag-aagawan dito na mga trophy lang yan, mga trophy. So ang saya-saya mo pag napanalunan mo ang gold na trophy. So napakaliit yan compare sa paraiso. Kaya sinabi dito ng Allah na pag natuto ka maggalang kay Allah sa pamamagitan ng actual na paggalang, pag natuto ang puso mo maggalang kay Allah, ay mapananalunan mo ang napakataas na antas. Saan po yan? Maari dito sa mundo at sa kabilang buhay, dahil ito na ang verse sinabi niya sa Suratul Anfal verse 2-4. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Innamal mu'minun, ang totoo lang ng mga mananampalataya ay ito. Ang totoo lang ng mga mananampalataya o naniniwala kay Allah ay ang mga taong ganito ang kanilang kalagayan. Alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. Sila ang mga taong pag binanggit ang Allah ay lumalambot ang kanilang mga puso. Pag binanggit ang Allah ay lumalambot ang kanilang mga puso. Ibig sabihin, pag pinapaliwanag sa kanila ang mga salita ng Allah, ay lumalambot ang kanilang mga puso. Bakit lumalambot? Naniniwala, nagtitiwala o nag-absorb sa kanyang puso ang salita ng Allah na ito ay talagang katotohanan. Naniniwala ang kanyang puso kaya tuloy na lumalambot. Lumalambot sa pamamagitan ng pag-asa, kanyang pag-asa sa mga biyaya na ibibiyaya ng Allah sa susunod, sumusunod sa kanya, at lumalambot sa mga pagbabala na ipaparusa sa mga taong hindi maniniwala kay Allah. Pangalawang kalagayan ng kanilang mga puso ay idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Pag binasa sa kanila ang mga salita ng Allah ay nakakadagdag sa kanila ng paniniwala. Ito mga kapatid sa Islam ang kabilang sa kagandahan ng pag-aaral, na every time na naririnig natin ang salita ng Allah o di kaya salita ng kanyang sugo ay nadadagdagan ang ating faith, nadadagdagan ang ating paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So pag nadagdagan ay kabilang ka sa mga dinescribe ng Allah na sila lamang ang totoong mga mananampalataya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, at sa kanilang Rabb
Panginoon. Sa kanilang Panginoon lamang sila umaasa. Sa kanilang Panginoon lamang sila umaasa. So, ito po ang pag-asa ng puso natin. Trabaho po ito ng puso, ang tawakol, na iaasa natin kay Allah ang lahat-lahat. Iaasa natin kay Allah ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating kayamanan, lahat-lahat ay iaasa natin sa Kanya, na isasabay natin ang buong pagsikap, pagtrabaho natin. Iaasa natin sa Kanya na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo pababayaan sa mga kapahamakan, hindi niya tayo pababayaan na hindi natin maabot ang gusto natin. So, yun ang pangatlong kalagayan ng mga pusong sinabi dito sa verse na ito, na sila ang totoong mga mananampalataya. Pang-apat na kalagayan nila, alladhina yuqimuna as-salah, sila ang mga taong isinasabuhay nila ang dasal. Nagdadasal sila ng 5 times a day. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, at ginagastos nila ang mga itinustos namin sa kanila. Ang itinustos ng Allah sa atin ay dapat natin gastusin sa tama. So, ilan po ito, mga kapatid? Tatlo ang trabaho dito ng puso. Una ay lumalambot ang puso nila pag binanggit ang Allah sa kanila. Pangalawa ay nadadagdagan ang kanilang paniniwala kay Allah pag binasa sa kanila ang Quran. Kasi ang Quran ang mga salita ng Allah. Pangatlo ay sa kay Allah lamang sila umaasa. Wala ng iba. Pang-apat ay nagdadasal sila ng 5 beses sa araw-araw. Pang-apat pala yan. Pang-lima ay ginagastos nila ang ibiniyaya o itinustos ng Allah sa kanila. Nagbibigay sila ng obligadong kawanggawa, yung zakah. So, sinabi ng Allah na ulaika humul mu'minuna haqqa. Ang mga taong ito na napapaloob sa kanila ang 5 kalagayan na ito ay sila ang mga totoong mananampalataya. Sila ang mga totoong naniniwala. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na ako ay naniniwala. Hindi ang basihan ay ang pananamit. Hindi ang basihan ay ang tribo. Hindi ang basihan ay kung sino ang magaling magsalita. Ang basihan po ay depende dito. At ang nakakaalam lang sa tatlo ay si Allah. Ang nakakaalam lang sa tatlo ay si Allah, kasi ang puso natin ay walang makakabasa kung ano ang kalagayan niya. Pero ang Allah ay nababasa niya, nakikita niya, alam niya ang laman niya. Ang malalaman lang natin ay ang huling 2 na pagdasal ng 5 beses sa araw-araw at pagbigay ng obligadong kawanggawa. So, kung ito ay napapaloob sa'yo, ay kabilang ka sa mga totoong mananampalataya o totoong naniniwala kay Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. So, pag naging kabilang po kayo, pag naging kabilang po tayo sa mga totoong mga mananampalataya, kasi alam natin na nandito sa ating puso ang tatlo at nandito sa ating sarili ang 2, ay ito na ang gantimpala ng Allah sa taong ito. Lahum darajatun inda rabbihim. Ipagkakaloob sa kanila o di kaya para sa kanila ang mga antas galing sa kanilang Rabb. Mga malalaki, mga matataas ang kanilang antas kay Allah. Napakataas ang tingin ng Allah sa kanila. Napakataas ang tingin ng Allah sa kanila at napakataas ang ibibigay ng Allah sa kanila na karangalan sa kabilang buhay. Kaya yun ang mapapanalunan mo na mataas na antas pag na-avail mo o na-accomplish mo ang 5 na nabasa natin. Wa magfira, at saka ipagkakaloob sa kanila ang kapatawaran. Wa rizqung karim, at napakabuting panustos. Napakabuting panustos na ibibigay ng Allah sa kanila. Yan po ang 5 gantimpala ng pagdakila at paggalang kay Allah na mapapanalunan mo ang napakataas na antas sa paraiso.
Pang-anim po at ito na ang last ay Al-Fawzu bi'a'zami thawab wa na'im. Mapananalunan mo ang napakadakilang gantimpala at biyaya. Mapapanalunan mo ang napakalaking gantimpala at biyaya. Sinabi ng Allah sa Quran sa Surah Al-Baqarah verse 25, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ihatid mo ang good news. I-congrats mo. Sa madaling salita, i-congrats mo ang mga naniwala kay Allah at ginawa nila ang mga mabubuti. Ano ang i-congrats mo sa kanila? I-congrats mo sa kanila na anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, na ipagkakaloob ng Allah sa kanila ang mga paraiso na dumadaloy sa kanyang mga kababaan, ang mga ilog. Kullama ruziku minha, tuwing tinutustusan sila doon, hinahatiran sila ng pagkain. Min thamarat rizka, na galing sa mga prutas, ay sinasabi nila, ito ang kanilang nasasabi. Qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Sinasabi nila na ito ang ibinigay sa atin before, kasi parang sa tingin nila ay magkakaparehas. Wa utu bihi mutashabiha, ihinahatid sa kanila ng magkakaparehas. Subalit magkakaparehas lamang sa itsura, subalit hindi magkaparehas sa lasa. Yun ang sinabi dito, na mapapanalunan nila ang napakalaking gantimpala na ito na. Ito lang ba, mga kapatid? Ang mga pagkain lang ba? Ng mga prutas? Hindi. Wa azwajum mutahara, ipagkakaloob din sa kanila sa paraiso ang mga dalisay na mga asawa. Mga dalisay na mga asawa, ang tinutukoy dito ay ang mga lalaki, bibigyan sila ng mga dalisay na asawa. Ano po ang dalisay na asawa? Ang dalisay na asawa ay wala silang silos, walang masama sa kanilang puso, hindi sila ririglahin. Both spirit and physical ay walang marumi. Lahat purify. Wahum fiha khalidun, at mananatili sila doon ang walang hanggan. So ang tanong, lalaki lang ba ang pagkakalooban ng mga dalisay na asawa? Hindi. Pati rin po ang mga babae, tulad ng sinabi natin kanina na ang formula sa Quran ay pag hindi binanggit ng Allah ang babae, ay parehas din ng binanggit niyang lalaki sa gantimpala. Sa paraiso po ay walang single, lahat may asawa, dahil alam ng Allah na ikakatuwa ng tao na may asawa siya. Masaya siya kung mayroon siyang asawa. Kaya hindi po nakakalungkot na hindi ka nagkaroon ng asawa dito sa daigdig, o di kaya nawalaan ka ng asawa, kasi at least maging kabilang ka sa mga totoong naniwala na nampalataya kay Allah, ay may hinihintay ka na forever na lugar na napakaganda, napakasaya mo doon, may kasama kang magiging asawa na hindi tulad ng asawa mo dito sa mundo na lagi kayo minsan nag-aaway. Kasi doon, purify ang mga puso, walang awayan doon, lahat kaligayahan. Kaya dalangin natin kay Allah na matuto tayo magdakila sa kanya, dahil ito ay kabilang sa daan natin sa paraiso, daan natin sa katuwaan ng Allah, daan natin sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, daan natin sa kaligayahang walang hanggan. Kaya huwag po tayo magsawa, mag-aral at makinig sa mga ibig sabihin ng mga salita ng Allah sa Quran. Maraming pong salamat sa inyo. Gantimpala nawa kayo ng Allah ng marami. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsusuporta at pakikinig sa mga lecture natin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.